Happy Monday, Gabisyo, at live na live nga tayo ngayon sa ating Facebook page. Live na tayo! OMG, nga, so... Oo nga, tabako. Ang tabako din, kasi galing ko lang po sa gym. Mamaya... Ay, tawa, nag-gym ka na? Oo, nag-gym na ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ipupush ko talaga to. So, sige, push mo yan. Di pa ako nagbibihis, OMG. Anyways, ayan nga, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. It's Monday na naman. At syempre, malapit na mag-undas ka. Yun nga, ang bilis talaga ng panahon. At dalita ako, minakawang side mirror mo tayo. May bago na naman pa. May bago na naman pong nawala at ninakaw kay Kara. Nung isang araw yung kapatid ko na walang cellphone, Santa Mesa sa SM. Ako naman, ngayon, kanina madaling araw, nakuha. Kasi nung tanghali, aalis ako. Pag-drive ko, mama ko, tsaka kapatid ko. Aba, pagbukas ko ng sasakyan, walang side mirror. Yung salamin. At dalawa pa ha, dalawa. Dalawa, sumakto pang mag-uundas at uwi kayo sa'yo. Uuwi kami bukas, so hindi pwedeng walang salamin. Siyempre hindi ako makabiyahin noon. Oh, parang tanga yun din. Diba? Walang dalawang salamin. Nakakaloka. Nakakaloka. Dahil dyan, Kara, anong payo mo sa mga taong katulad nila na nagaganito ngayon? Nanakawan, ganyan. Ay naku, magdoble ingat po tayo. Tapos kung pwede lang po, magkabit na po tayo ng CCTV kahit sa labas po ng bahay natin. Yan. Wala po kasi kami CCTV sa labas. Chinik ko naman sa barangay, ang labo. Kasi 4 a.m. niya ninakaw at mag-isa lang siya. Mm-mm. So mag-ingat tayo. At diba? Saka kahit hindi mo mahuli kung sino man yun, at least may picture ka, pwede mo ikalat. Kasi minsan yan, may CCTV nga pero hindi naman... Ano? Eh malabo. Yung malinaw po ang bibili. Huwag po tayong bibili ng malabo kasi useless. Kagaya ko, nakita ko nga. Kita mo lang kung nangyari pero hindi mo kilala kung sino. Wala lang ako nagawa. Nakita ko lang. O tapos? Di ba nakakainis? Sabi ni Kara sa mga barangay, so tapos po, ang gagawin ko dyan, malabo. Sabi niya, ayan po ma'am, sumakay na po ng jeep. O tapos? So, na-confirm mo lang na may nag-knockout. Oo, na-confirm mo lang. Nakakaloka. Ayun ako, Kabisyo, mag-ingat-ingat na kayo dahil malapit na mag-December. Kaya nga. Todo kayo na ang ating mga katukayo sa mga nakawan. Oo, kung mag-shopping po kayo, wag na magdala ng cellphone o ng wallet. Alam mo, kanina, ha, pumunta ako sa isang shopping mall. Yung medyo, ano, medyo baklaran yan. Ah, yeah. Na. Pumunta akong baklaran, wala akong dalang cellphone. Oo. Ang dala ko lang, 2,000. Yung pera lang talaga mismo, no? Wala ding wallet. Oo, para if ever na makuha yung 2,000, kunin niya yung 2,000. Oo, ganun lang po yung gawin natin kasi talamak na talaga ngayon. Oo, ingat-ingat po tayo. Dahil dyan, Karan, ang kwento ngayong gabi. Dahil dyan, ito ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang taong umasa or nahopya. Ganyan. Ay, hopya. Yung libro mong hopya. Ganun. Ito yan. Ang hashtag ngayong gabi ay... Umasa lang ako. Ayun. At dahil dyan, simulan na po natin ang kwento ni Kara at Lloyd. Sadyang may mga kwentong ordinaryo. Sadyang may mga kwentong pangkaraniwan. Ngunit ang ordinaryo, ang pangkaraniwan, ay nagiging makabuluhan kapag ito'y parte na ng kwento ni Kara at Lloyd. Kara at Lloyd. Kwento ni Kara at Lloyd kasama si Kara Karinyosa na dagandagan ni Lloyd Cadena. Sabi nila, pagmahal ka, kasama na doon ang sakit. Pagpapakatanga at syempre, yung saya. Paano kung isang araw, yung ikakasaya mo ay ikakalungkot mo rin pala? Ako nga pala si Pia, third year college. Mahilig ako magbasa at magsulat ng poetry. Kaya minsan, yung mga nangyayari sa buhay ko, dinadaan ko sa pagsusulat. Hanggang isang araw ay nakilala ko po si Carl at naging magkaibigan kami. Nung una po, inis ako sa kanya dahil ang hilig niyang mambuwisit. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na pala siya. Walang alam si Carl na meron akong gusto sa kanya. At ang masakla pa doon, nagkabalikan sila ng ex niyang si Nicole. Pia! Oh, Carl! Sa'yo mo yata ngayon. Alam mo ba kung bakit ako masaya? Hindi. Kaya nga nagtatanong ako, di ba? Kaya ako masaya kasi nakakita ako ng pangit na katulad mo. Napaka mo talaga. Doon ka nga! Kalam ko sin pogi. Bahala ka nga dyan, papasok pa ako. Uy, joke lang oh. Ito naman, di mabiro. Aga-aga eh. Tara, pasok ko tayo. Ay, pasok lang pala, pero walang tayo ha. Ewan ko sa'yo, Che. Thank you.
Boy Carl, bago akong alagang hayop. Tingnan mo. Ate, sisend ko sa FB mo, ha? O, ayan, ha? Sige. Wait ko, ha? Sanay naman akong maghintay. Drama mo. Ayan na, sending na. Oh. Uy, ang cute niya, no? May ganyan ako dati, kaso namatay na. Buti ka pa, may inaalagaan. Ako kasi, hindi niya inalagaan. Ay, nako, Carl. Pag mahal ka, babalikan ka. Sakit mo naman magsalita. Lahat na lang sinasaktan ako. Ang OA mo, ako sa'yo. Buti pa yan, inaalagaan mo. Sana ako rin. Madalas kaming magkita ni Carl sa school. Lagi na po kaming magkasama mula noon. Simula nang mag-break sila ng girlfriend niyang si Nicole, yun na nga po. Madalas din ako napapansin. Hindi ko po alam kung ano ba ang role ko sa buhay niya. Madalas po, may mga hugot. Pero minsan, hindi ko na po iniintindi yung mga hugot niya. Kasi baka mamaya, umaasa lang pala ako. Sa dalas po namin nag-uusap na hindi na namin namamalayan ang oras. Minsan, inaabot pa kami ng madaling araw magkausap sa phone. At sa tuwing magkausap kami, sumasaya po ako ng sobra. At habang tumatagal, nagiging caring na po si Carl sa akin. Uy, bakit? Nakauwi ka na? Oo, ikaw ba? Pahinga ka na? Ah, kakain na muna ako. Pagod ako maglakad kanina. Ang gusong tuloy ako. Okay, sige. Eat well, ha? Hoy, Pia, ang blooming mo today, ah. Eh, lababo ka, no? Hindi, ah. Oh! Eh, pansin nga namin, yung mga sinasulat mo, puro pag-ibig. Tapos sabing hindi. Huwag kami, Pia, ha? oo na. Sabi na nga ba, eh. Payong kaibigan lang, ha? No. Mahirap magmahal ng isang taong hindi pa tapos magmahal. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag puro puso ang pairalin. Kasi baka mamaya, sakit ang dulot niyan. Oo na, Melissa. Salamat. Sige na, alis na ako. Magagawin pa ako, eh. Ingat kayo, ha, Melissa. Sige, bye. See you. Alam ko po na nasa proseso ng pag-move on si Carl. Kaya nga eto ako, umaalalay para tulungan siya ng bonggang-bongga. Kahit dun man lang sa mga simpleng usapan. At saka kahit dun sa mga ways ko na sinasamahan ko siya. Para naman malaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit nakaibigan lang ang tingin niya sa akin. Pero isang araw, nag-iba ang ihip ng hangin. Ah, hello Carl. Pumasok ka ba? Oo. Bakit? Wala. Kasi kita nakita kanina eh. Hindi ka rin nagre-reply sa mga chat ko. Ay, sorry Pia. Busy kasi ako kanina. Maraming ginagawa. Ganon. Sige, okay lang. Oy, Carl! Tara! Sabay na tayo pumasok? Pia, mauna ka na. May hinihintay lang ako. Sige, pasok ka na. Sige, ingat. Nagdaan ang ilang araw na hindi na po kami nakakapag-usap ni Carl. Na hindi na rin kami nagkakasabay pumasok sa school. Hanggang sa mabalitaan ko na nagkaayos na pala sila ng ex niyang si Nicole. Nagkabalikan na pala sila. Sobra po akong nadurog nung nalaman ko yun. At naramdaman ko ang feeling ng maiwan. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko. Mahirap palang magmahal ng isang taong hindi pa tapos magmahal. Umaasa po ako. In short, hopya. Lahat ng mga hugot niya, pagkikare niya sa akin, akala ko in love na siya. Yun pala, ako lang ang in love. Kahit masakit, tinago ko na lang ang nararamdaman ko. Dahil wala naman akong karapatang magselos at magalit. Dahil ang totoo,
kaibigan lang ako. At kahit gustuhin ko, na i-wish na sana, Carl, akin ka na lang. Carl, mahalin mo ko. Kaya lang, hindi po ganun ang pag-ibig. Kaya eto, tinanggap ko na lang na hindi siya sa akin. At iba ang nagmamayari sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking story. Lubos na nagmamahal, Pia.